Magandang araw mga karyal. Ngayon ay gagawa tayo ng special DIY na tools para mapadali ang proseso ng pagpapalit ng bushing ng electric pan. Kung mapapansin nyo, meron tayo dito na paa ng stand pan. Ito po ay sira na, kalawangin na, nakuha lang po ito sa basurahan. Para hindi masayang at gawing kapaki-pakinabang, kinuha ko po ito para gawing special na tools para sa mabilisang pagpapalit ng bushing ng electric pan. So ngayon po, ayan, kalawangin po yan, tatanggalin po natin yung tornilyo na yan. Diyan po tayo kukuha ng DIY na tools. So tanggalin po muna natin itong tornilyo na to. Medyo matigas na dahil kinain na ng kalawang. Ang tawag po dito sa tubo na ito ay outer pipe ng stand pan. Yan po yung nasa labas na tubo. Meron pong tubo pa yan sa loob. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. At gagawin po nating DIY tools din po yun para rin po sa pangtanggal din ng bushing ng electric pan. Kasi iba-iba po ang ating klase ng housing ng electric pan. Kaya iba-iba rin po dapat yung tools na gagamitin natin. At gagawa natin po ng tools yung mga yon. Ayan, natanggal na. Halos kainin na talaga ng kalawang, pero mapapakinabangan pa ito mga karyal. Ito ang kukunin natin, pinakapuno na yan, yung may pinakang palikpik na yan. Yan, yan ang kukunin natin, gagawin nating tools yan. Saktong-sakto yan doon sa isang klase ng housing natin. Ipapakita ko rin yun mamaya mga karyal. Yan, katulad yan. Sukatin natin, kasyang-kasya po yan dyan. Kaya yan ang ating kukunin na gagawing special na tools para dyan, pang tanggal ng bushing at saka pagkabit ng bushing. Yan po ang ating gagawing patungan. Puputulin lang po natin yan. Yan, ganyan lang po. Gagrinderin ko po. Kung wala pong grinder, pwede po lagaring bakal. Yan po yung inner pipe na tinatawag natin. Nasa loob po ng outer pipe. Nakapasok lang po yan dyan sa loob nyan. Yan po yung stand ng ating stand pan. Kukuha din po tayo doon ng gagawing special na tools para sa ibang klaseng housing ng electric pan pagpapalit ng ating bushing. Kayo na po ang bahalang magkalkula kung ano ang haba ng inyong gagamitin na tools na yan. Sa akin ganyan lang po kahaba ang pinutol ko. Okay na po sa akin yan. Sa tingin ko po ay saktong-sakto lang yan. Pagkatapos niyan, kukuha din po tayo ng isang putol doon sa pinakang inner pipe, yung medyo maliit na tubo, yung stainless. Yan. Puputol din po. Kalkulahin lang po ninyo kung gano'ng kahaba yung inyong gagawin. Sa akin, ganyan lang po kahaba. Sakto rin po yan. Oo nga pala mga karyal, paki-like at subscribe na rin po ninyo yung aking channel. At paki-hit na rin ang bell button. At mapanood nyo pa ang iba ko pang video. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gagamitin yung mga ginawa nating tools na yan. Napakadali pong gamitin. Madaling proseso po ng pagpapalit ng bushing ng electric pan. Ayan po. May dalawang klase po tayo dito ng papalitan ng bushing. So dalawang tools din po yung ginawa natin. Bawat isa may kanya-kanyang tools. Isang tools galing sa inner pipe at isang tools din po galing sa outer pipe ng stand pan. Itong puno ng outer pipe ang ginamit ko dahil matibay po ito kasi mayroon siyang pinakang palikpik. Saktong-sakto lang po yan sa ganitong klase ng papalitang housing o bushing. Ayan, sakto po yung pinakang holder ng bushing dyan. Ayan po. Kung magtatanggal or magkakabit ng bushing, madali lang po yan. Ito naman po yung isang klase ng ating bushing na papalitan. Ayan po yung housing niya. Sakto rin po yung inner pipe dyan. Yung pinakang puno po ng inner pipe, meron po rin yung labi. Medyo nakaangat. Ayan po. Sakto rin po yan. Papaluin lang po yan dyan sa ibabaw pag na magkakabit na. Ganyan po. Ipapakita ko po mamaya. Una po nating ipakita yung paggamit ng ating ginawang tools para sa ganitong klase ng pagpapalit ng bushing. Ayan po. Patong lang po natin ng ganyan. Ang pagtanggal, susungkitin lang po ng flat screwdriver yan. Yan. Yung pinakang lock niya. Tatlo po yan. Tatanggalin lang po ng ganyan. Simpleng-simple lang po at napakadali. Nakapatong lang po yan sa ginawa nating tools. Nasa ilalim po yung tools natin na ginawa.
bubukahin lang po ng ganyan. Ayan. Simple and simple. O, isa na lang. Ayan. O, ayan. Tanggal na. Ayan. Nakuha na natin. Ayan na po. Nakuha na natin yung bushing. Ayan. Meron yung cover. Yan. Yung cover. At yan naman yung bushing. Yan ang ating papalitan. Sangkitin lang po natin ng shafting yan. O, ganyan lang. Kukuha na tayo ng bagong bushing para palitan natin yung tinanggal natin. Yan. Ganyang bushing, parehas lang. Parehas lang ang sukat para hindi tayo magkamali. Shout out po sa lahat ng aking subscriber, mga ka-real. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Bago lagyan po ng cover yan, lagyan po muna natin ng foam, yung tinatawag natin na oil foam. Yan, yan po. Medyo malaki pala yung ating oil foam. Yan yung nag-absorb ng ating langis para hindi natutuyuan yung ating bushing at shafting. Putulan po natin yung foam. Masyadong malaki po para sumakto po dun sa bushing niya. Yan po. Ganyan lang po ang paglagay. Ayan, putulan lang po natin ng konti para sumakto siya sa bushing. Mura lang po yung foam na yan. Nasa 5 piso lang po yan. Ayan, pwede na po nating lagyan ng cover yan. Pero bago natin ilagay yung cover, ituwid lang muna po natin yung mga ano niya, yung mga paa. Yung tatlong paa. Para mag-shoot dun sa kanyang butas. Gamitan lang po ng plies o kaya long nose. Kung okay na yung mga paa niya, pwede na nating ilagay. Ayan. Kung may dumi, tanggalin po yan. Luma na po yung foam na yan. Nadurog na. Tanggalin po yan. Palitan po natin ng bago yan. Yan. Yung nilagay po natin bago. May pinakang crown po yan dyan. Ang tawag po dyan yung flower. Ayun. Yun. Bago ilagay yung cover. Meron pong flower yun doon. O kaya crown. Kung ano man ang tawag. Iba-iba po ang tawag eh. Ayan. Ganyan po. At ngayon na natin magagamit yung ating ginawang tools. Isaklog po natin ng ganyan. Tapos, yan. Ipailalim po natin ng ganyan. At hawakan lang natin yan. Idiin lang po ng bahagya. Para hindi naman masyadong madipom. Pukpukin lang po ng shafting yung mga paa niya. No. Ganyan lang po. Kasimple. Shafting lang po. Ang pangpukpuk ko dyan. Shafting na mayroong rotor. Para medyo mabigat-bigat ng konti. O, diba? Napakasimple lang gawin ang pagpapalit ng bushing. Basta meron kang tools na katulad niyang ginawa natin na yan. O, ganyan lang po kasimple. Napakadali po niyan. Mabilis ang pagpalit ng bushing. O, isa na lang. Isa na lang at tapos na yan. Saglit lang pong ikabit ang bushing, diba? Ganyan lang po kasimple. O. O, yan po ang finished product natin. Yan, dikit na dikit po yan. Mahigpit po ang pagkakakabit niyan. Pulido po yan. Okay, tapos na po tayo sa unang proseso ng pagpapalit ng ating bushing. Ngayon, susubukan naman natin yung isa pang klase ng bushing na ating papalitan. Gamit naman po yung inner pipe na ginawa natin. Medyo maliit na po yan. Medyo maliit kaysa dun sa una natin ginamit kanina. Subukan po natin kung paano naman gamitin yan. Ayan. Meron pong labi dyan sa dulo ng ating tools na yan. So, saktong-sakto lang po yan dyan sa cover ng ating bushing. Ganyang klase ng housing ng stator. Ang problema natin ngayon, paano tanggalin naman yung cover na yan. Medyo sikip po yung screwdriver natin na flat. Hindi po maisuot, hindi po masungkit. Kasi pag ganyan po ang style ng ating cover, sinusungkit lang po yan kung medyo maluwag yung screwdriver. Pero kung ganyang masikip, may ibang diskarte po tayo dyan. Gagamit lang po tayo dyan ng isang shafting. Yan. Hindi kasi masungkit ng screwdriver, kaya itong gagamitin natin. Ganyan, itututok lang po yan ng ganyan. Tapos papaluin sa dulo. Gamit ang plies o kaya martilyo. Kung walang martilyo, kahit plies po. Ganyan lang po, papaluin lang po yung pinakadulo niyan. Tutok, palo, yun, tanggal ka agad. Isang palo lang.
Ayan, nakuha na po natin yung bushing. Ganyan lang po kasimple. Yung bushing na nakuha natin yan, papalitan na po natin yan ng bago. Kasi may gasgas na po yan. Yung crown, yung tinatawag po natin na flower na yan, itabi lang po natin yan at baka mawala. Kasi ibabalik din po natin yan sa pinanggalingan niya kanina. Okay, yun naman pong cover, na-deform po yan kanina sa pagpalo. Kaya yan po ay ating tutuwirin. Ibabalik lang po natin sa dating forma gamit po ang plies na katulad nitong ginagamit ko. Pwede rin pong longnose kung walang plies. Ganyan lang po. Ibalik lang po natin yung dating forma niya para sakto po siya dun sa housing na pinagtanggalan kanina. Madali siyang maibalik. Ayan po. Diyan po yan ibabalik. Dapat sakto lang po yan dyan. Subukan nating isukat ng ganito. Ayan. Okay. Pwede na po yan. Okay na yan. Sakto na yan. So, bago natin ilagay yan, lagyan na natin siya ng bagong bushing. Kasi papalitan na natin yung tinanggal kanina. Ayan. Balikan po natin ang bagong bushing yan dyan. Ayan. Parehas po nung tinanggal kanina yan. Ayan. Bago yan, pag nalagay na ng bushing, ang isusunod po natin ay oil foam. Yan naman. Yan po ang nag-absorb ng langis para i-hold niya po yung ating langis niyan at nang hindi po natutuyuan yung bushing nang hindi masyadong magasgas ng shafting. Ayan. Lagay na po natin yung flower. Ayan. Bago itakip na po yung cover. Ganyan. Okay. Kung nakakasana ng ganyan, ngayon natin pwedeng gamitin yung ating DIY tools na ginawa kanina. Ayan. Itutok lang po ng tamang-tama sa saktong bilog niya. Tapos paluin po ng ganyan. Yan. Pagka napalo na po, yan, bagyang palo lang po, yung tamang palo lang. Ayan, dikit na kaagad. Napakabilis. Napakaganda ng lapat. Okay, tuwirin lang po natin. I-align po natin yung bushing. Ganyan lang po kabilis mga karyal. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana nakatulong po sa inyo. At paki-subscribe na rin po ang aking channel, Dick is Real Vlog. Maraming salamat po.